Hello everyone, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. I have been receiving questions tungkol dun sa pagbili ng lupa na naka-CLOA title. Yung iba ay nagmamay-ari ng lupa na naka-CLOA yung titulo at nais sanang ibenta yung lupa. Yung iba naman ay nagtatanong kung maaari bang bilhin yung lupa o tama ba yung pagbili nila ng lupa na naka-CLOA yung titulo. Although natalakay na po natin ang topic na ito in this video, which I suggest na panoorin niyo po pagkatapos niyong mapanood tong video na ito, I have come to decide na gumawa na lamang ng panibagong video na nakafocus sa question na ito. Pag-usapan po natin yan after this short intro. Ano po ba ang CLOA title? Ito po ay isang uri ng titulo na inisyu ng gobyerno through the Register of Deeds na base sa CLOA o Certificate of Land Ownership Award. Here is an example of a title na nakabase sa CLOA. So if someone is selling you an agricultural lot, suriin niyo po yung titulo kung may nakasulat ba na Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Iginagawad po yung CLOA o Certificate of Land Ownership Award dun sa mga beneficiaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Tinatawag po sila mga Agrarian Reform Beneficiaries. Ang CARP po ay isang programa ng pamahalaan sa ilalim ng Republic Act 6657 o yung Comprehensive Agrarian Reform Law na na-extend sa ilalim ng Republic Act 9700. Upang maipaliwanag po natin ng maayos ang isyu ng pagbenta o pagbili ng lupang naka-CLOA title, we need to understand na may dalawang klase po ng agricultural land na ini-award sa mga beneficiaries sa ilalim ng CARP. Una ay yung compensable lands at pangalawa ay yung non-compensable lands. Yung compensable lands po ay yung mga agricultural lands na naipasa ilalim sa Agrarian Reform Program sa pamamagitan ng compulsory acquisition o di kaya sa pamamagitan ng voluntary offer to sell. Ito po yung mga privately owned na agricultural lands na lumagpas na sa 5-hectare retention limit. Yung compulsory acquisition po, as the word compulsory would suggest, purusahan po ang pagpapasailalim nito sa CARP. Yung voluntary offer to sell naman, as the word voluntary would suggest, kusang loob po na inoffer ng landowner yung kanyang lupa for coverage. Yung mga non-compensable land naman po ay generally yung mga pagmamay-ari ng gobyerno na ipinamamahagi sa mga magsasaka. Yung mga privately owned lands na itinuturing na compensable lands na napapasailalim sa Agrarian Reform Program ay binabayaran po ng gobyerno dun sa mga landowners sa pamamagitan po ng Land Bank of the Philippines. Ang itinutukoy ko po ay yung mga lupang na-cover sa pamamagitan ng compulsory acquisition at voluntary offer to sell. Because in voluntary land transfer, which is another form of coverage, direktang nagbabayad po yung beneficiary dun sa landowner. Meaning to say, in the case of compensable lands, ang pamahalaan po ang nag-a-advance ng payment o yung purchase price o just compensation dun sa landowner. Sa pag-award po ng agricultural land dun sa beneficiary, which is a compensable land, may obligasyon po ang beneficiary na bayaran ang gobyerno, also through the Land Bank of the Philippines. Sa ilalim po ng batas, kailangang mabayaran po ito ng beneficiary in annual amortizations sa loob po ng 30 taon. Ang ibig sabihin po ay naka-mortgage po yung lupa sa Land Bank of the Philippines. At maaari itong ma-foreclose kapag hindi nabayaran ang aggregate of 3 annual amortizations. In case of foreclosure, ma-forfeit po yung lupa and the DAR will award it to other qualified beneficiaries. That is why kung kayo ay nagbabalak na bumili ng lupa na naka-CLOA title, find out first kung fully paid na ba ito sa Land Bank of the Philippines. Dahil kung hindi pa ito fully paid, hindi ito pwedeng ibenta lalo na sa hindi qualified beneficiary. Also, you need to know na sa ilalim ng batas, hindi maaaring ibenta ng beneficiary ang lupang na-award sa kanya sa ilalim ng CARP sa loob ng 10 taon from the grant. Ang 10-year holding period nito ay magsisimula kung kailan na-register ang CLOA sa Register of Deeds. So, may dalawang importanteng bagay na dapat tandaan kung gusto mong umiwas sa problema.
Una ay huwag bumili ng lupang naka-CLOA Title kung hindi pa ito fully paid sa land bank. Pangalawa ay huwag bumili ng lupang naka-CLOA Title kung hindi pa nag-lapse o nag-expire ang 10-year holding period nito. Otherwise, the sale transaction will be void dahil contrary, ulabag ito sa batas at sa public policy. By the way po, by way of exception, maaari namang ibenta ang lupang naka-CLOA Title sa pamahalaan, sa Land Bank of the Philippines o sa ibang qualified beneficiaries. Upang malaman kung qualified beneficiary ba kayo, you need to go through a qualification assessment process ng Department of Agrarian Reform o DAR. Maaari din po ito matransfer sa mga heirs o tagapagmana ng beneficiary na yumaona sa pamamagitan ng hereditary succession. Ang ibig sabihin po niyan ay kung ang mga magulang na beneficiary ay yumaona, maaari itong matransfer sa mga anak as long as they are willing to continue na sakahin yung lupa. Ayop na nabigyan po natin ng maliwanag na tugon ang inyong mga katanungan. Please don't forget to subscribe, hit that notification bell, like and share. Always remember, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Magkikita-kita pa tayo ulit in my next video. Ingat po kayo!